Check lang. Check lang natin kung naka-live na tayo. So, naka-live. So, nagbabalik si Duncan at Boots ng Canada. Ang nagsasabi yung walang mainay nila lang sa Bootser na Cargill. So, nagbabalik lang ako kasi nga naputol yung ano natin kasi nga nawalan ako ng connection. Iyan ako lang. Tawag ito. Ipaliwanag ko ng maayos na yung putol. Kasi nga, nawalan ng connection. Saka, hindi kasi nasabi ko lahat. May kulang pa doon. Kaya sasabihin ko na. So, yun nga sa ano, sa tawag ito. Naputol tayo sa mga dorm. Doon tayo naputol eh. So, ang babayarin deduction. So, mga deduction nun is dorm, broker spray mo, broker, tapos ERC mo. Yung ERC, ano yun? Ay, hindi yan naman every year. Pagkatapos ng 3 years yun, 3 years yung ERC mo. Yung ano mo, parang permit mo, sa working permit mo sa Taiwan. So, yung dorm, every month. Swerte ka nga kung wala kang deduction sa dorm na mapunta ka doon sa, tawag ito, magandang kumpanya na minsan ang dorm free. Meron ganun. Meron din, mababa lang ang dorm nila. Magdidepende yan sa kumpanya na mapuntahan nyo. So, every month siya ang deduction. So, sa broker, every month din. Kaya nga, ang broker, every month siya magbabawas sa'yo. Bawas every month. Kung hindi, nagkamali man. Bari, 1.6, nagiging 1.4. Tapos hanggang in the pag-uwi mo, pag last 3 years mo, magiging ano siya tawag ito? Magiging 1-2. Ganyan ba? Magbaba-baba hanggang matapos ang kontrata mo. So sa health card, ganun din long. Parang hanggang matapos yung kontrata mo. Ay, hindi pala. Sorry. Magbabayad ka every year din kasi nga. Every year, i-ano ka, tawag ito, i-check up ka. So, mag-ingat-ingat tayo. Kasi pwede ka pa rin mapauwi kung mataas yung bulate mo. Kasi stricto talaga siya sa bulate. Yeah. Mag-ingat ka. Kailangan health pa rin. Sikasuhin mo yung health mo. Kailangan kumain. Health card. Mga medical naman. Maganda ang mga medical doon. Pabuntipin ka, sakit, lahat, paopera ka, the best. Ang Taiwan, pag magpaopera ka, pwede ka doon magpaopera. Punti lang babayaran mo. Ako, nakapag-opera ako doon. Wala nga yata akong binayaran. Kaya magpaopera ka doon, the best. Ngipin, palinis, ganyan. Ganyan, mga pasta-pasta doon, the best. Gamot. Tapang gamot nila doon. Ang dami na gamot. Kaya, ano tawag ito? Hindi ka, ano tawag ito? Kung may sakit ka, hospital ka, walang problema. Konti lang babayaran mo. $50, $100, check up ka na, may gamot ka na lahat. Covered na yun ng PhilHealth mo. Parang babayaran mo lang yung doctor's fee na parang gano'n nila. So, yun ang babayaran mo. Sa mga deduction. Yun. So, dorm, broker, health card, at saka ERC. So, ang ano lang, dorm, every month, broker, every month. Yan. Tapos, ang nagkano ba sa sahurin sa Taiwan? At saka domestic helper pala. Alam ko na. So, ang sasahurin ng mga factory workers,
artist, saka caretaker din. Ang factory workers natin is ano, $23,180. So, malaki-laki na rin yan. Kaysa dati kung nag-apply kami is ako, nagsimula ako sa 19. Hanggang natapos yung kontrata ko, naging $21,000. Something. Last yun. Last 2017. Ako, nag-finish contract yata, 2017. Ganun. So, kung meron kang, ay sa viewers kung sino yan, thank you. So sa ano tawag ito, sa $23,080 na nasasawarin mo, magkano ang katumbas niyan sa $80 sa Pilipino, sa Pilipino current? So kung mataas ang ano, magiging 1 point something yan, 1.80, so tataas, pero sana umabot na ng 2. Para naman masaya ang mga kaano natin, mga kabrad natin dyan sa Taiwan na masisipag. Kasi nga, yan ang goal nila eh, na mataas din naman maging dose yung ano, Taiwan current ng ano, Pilipinas. Ah, mga Pilipino. Tama. So sa domestic helper, $19,080. So ang katumbas yan, domestic at saka ano, caretaker. Sige na. Kati. So, $19,080 ang sasahuri ng caretaker at saka domestic helper. $80. So, mga ano yan, nasa $32,000. So, kung ikaw domestic ka, helper ka sa Pilipinas, di mo naman kikitain yan in one sa, ano, sa Pilipinas. Diba? At saka kung caretaker, hindi mo rin kikitain. At saka kung factory worker ka sa Pilipinas, kung nandun ka sa Laguna, hindi mo kikitain yan, yung 38. Maliban na lang kung mataas ang posisyon mo. Pero kung ordinaryo ka lang na na 535, yung ano na ngayon, current, 537, ewan ko, kalimutan ko na. Yung ano, may standard na rate mo, hindi mo kikitain. Sa Laguna pa yun, eh, ano, ano yung tawag dito, province. Mas mababa pa ang tawag dito sa mga factory natin. So, hindi mo kikitain. Mas kikitain mo sa Taiwan, kaso lang, may placement fee nga talaga. Pero mapabawit naman. Makakaipon ka. Kasi ako, nakaipon ako eh. Kaya kung may, ano, may overtime, tira lang. Pero wag masyadong pasagad sa overtime. Kasi nga, minsan, ano tawag ito, dyan tayo na ano, nagkakasakit sa overtime ng overtime. Di natin alam na nagkakasakit na pala tayo. Alagaan din natin yung katawan natin, hindi yung uti ka ng uti. Kasi ako uti na uti dati, ngayon naramdaman ko na yung pagod sa katawan. Kasi nag-uuti ako ng dati, mga 16 hours, sa 8 hours plus. Ganyan. Araw-araw, 7 hours, 6 hours, 5. Ganyan. Depende. Depende sa tawag ito sa kumpanya kung ilang oras ka pa. Pero kadalasan namin, 7 hours ang overtime sa garan. Kaya kung makapunta kayo ng mga food processing sa garan dyan, ng overtime, mga meat. So, yun nga, ang caretaker at saka ano, domestic helper. Sumasahod sila ngayon ng $19,000 in tea. At saka yung tawag ito, at ang ating factory workers, $23,100. So, ano pa ba ang ano, tawag ito? Pag nasa ano na kayo, sa Taiwan, iwasan nyo yung gulo. Kasi nga ang gulo, isa din yan na magpapauwi sa inyo. Saka yung sinabi ko nga sa inyo, yung sugal, huwag niyo din gawin. Kasi nga, wala kayo maiipon. Sayang yung pinagpaguran nyo na nag-overtime kayo. Sugal nyo lang yung pera.
ipunin natin at saka palaguin para pag-uwi. Kung di ka papala rin sa Taiwan na di mo makuha yung Canada, baka pag-uwi mo, may opportunity naman for Canada. So may pera ka na pang gastos sa mga pangangailangan mo. Kaya huwag natin sayangin yung panahon na tawag ito na ano, ginagawa lang natin na ay meron pa bukas, next month meron pa ng ano, sahod. No, hindi yan. Gawin natin ano, hobby yung pag-iipon. Kasi ako nag-iipon talaga. Yan. Kaya yung pag-uwi ko sa Pilipinas, galing ako, yung pag-apply ko sa Canada, nandun ako sa Taiwan, gumastos talaga ako. So, paalam ako ng boss ko na ano, ganun. Na may emergency. Pinayagan ako. Pero hindi talaga ako sana papayagan kung sasabihin ko na ano. Pero alam ng isang boss ko na nag-apply ako ng Canada. At saka ayaw niyang mag-apply ako kasi nga kailangan daw. Pero kasi mas kailangan ko yun eh. Mas kailangan ko to dito ngayon. Kasi nga, kung may PR lang sa Canada, o sa Taiwan, may PR lang, di na ako pupunta dito. Kasi I love my second home, Taiwan. Maganda ang Taiwan kung makapunta kayo doon. So kaya nga, wala, di kayo mahublima sa trabaho sa Taiwan kasi ang dami. Kung mag-a-apply kayo, punta lang kayo ng Mabini at saka Malate, nandun na lahat ang agency. Hindi, baba, kung galing kayo sa, tawag ito, LRT lang yan, LRT lang yan. Galing kayo sa Baclaran, pagbaba nyo dyan. So, sa Quirino kayo magsimula, baba kayo. May mga agency din dyan sa Quirino. So, kung nanggaling naman kayo sa Monumento, Baclaran kayo galing ha, baba kayo ng Quirino. Pagbaba nyo dyan, marami yung agency dyan. Kung Monumento naman kayo galing, baba kayo ng ano, UN, pagbaba nyo, may mga ano na ganyan, mga tawag ito, mga agency sa ano din, Ayala, mayroon mga agency doon, Alabang, mayroon. Pero mas maganda doon sa ano, Mamiti at saka Malate kasi malapit lang at saka marami. So, UN at saka Quirino at saka ano, Pedro Head, yung gitna na yan. Nandiyan ang lahat yung agency. Ikutin nyo lang yun kasi ako na iniikot lang. So, kaya huwag natin sayangin. At saka kung nandun na tayo sa Taiwan, punta lang tayo sa ano, sa aswerte ka kung nandun ka sa Taiwan, kung nasa Taipei ka na. Bakit? Madali ka nang mag-apply nandun kasi nga malapit lang yung mga agency doon sa ano, sa Taipei. So pwede kang magtanong-tanong na sa GGTC, EEC, EEC ba yun? Kalimutan ko na. Pasensya na. Pero yung problema lang din kung mag-apply ka doon, pira din ang pinapaikot. Kaya nga, save. Mag-ipon ka ng $80 kasi nga medyo malaki-laki ang kailangan mo kung mag-apply ka ng Future Moto Canada kung o kahit saan man. Pwede ka rin mag-apply ng Poland. Mayroon din Poland doon. Butchering. Maraming pwedeng applyan doon na kung nandun ka na sa Taiwan, na kunwari ikaw ay Mason. So, Mason ka sa Taiwan at saka butcher ka pa. Dalhin niyo mga certificate niyo na mga ano kayo, kung hindi construction, mga ano ba kayo, mga tawag ito, mga skilled worker ba? Kasi kadalasan talaga skilled worker ang kinukuha. Tapos, isa pa, kailangan na ng Taiwan. So, kung sino yung may mga this teacher, sino yung may mga kapatid na may ano, teacher English,
teacher na English yung ano, major nila. Apply nyo, mas malaki kita. English teacher. So, kayong mga critiquer doon, easy money lang. Kailagoy lang yun. Madami ako kakilala ng critiquer doon na ano, sarap. Sarap buhay. So, kahit masarap ang buhay, di pa rin masarap kasi malayo sa Pilip pamilya. Wala namang masarap na buhay eh. Kung malayo sa pamilya, kahit ano pa yung trabaho na yan, pag malayo sa pamilya, wala ang silbi. Kaya mga guys, kasi ako nagsimula ako sa ano eh, wala talaga. Pero yung ano ko, pamilya ko, may mga ano, negosyo. Negosyo namin ng okay. Kaya, nagpag-aral ako ng arkitekto. Pero hindi ko natapos kasi kulang. Hanggang dito lang yung utat. Hindi dito. So, iyan ako na lang tawag ito. At saka isa pa, kung gusto nyo ano, caretaker o caregiver, so sa Canada talaga, ang hire natin is direct hire ano talaga. Caregiver, skilled worker. Sa Singapore, meron tayong engineer for semiconductor companies. Sa Palu, hotel workers, construction worker, yun. Sa Hong Kong, domestic helper. Singapore, meron tayong domestic helper din. Sa Egypt, domestic helper, direct hire. So, ito, pwede kayong mag-apply kung sino man sa inyo na ipa-apply ninyo sa Golden Horizon Placement Agency. Kung sino man sa inyo yung tawag ito, may mga kapatid na gusto mag-abroad na caregivers siya, graduate ng caregiver at saka may trabaho ng caregiver sa Pilipinas, si Golden Horizon ay nag-hire po ng caregiver at saka skilled worker. Saka nag-hire din si Golden Horizon ng Singapore. Golden Horizon na. Nakakaano. Kaya, pwede kayong mag-comment at saka ibibigay ko sa inyo yung email at ni Ma'am Nini Miranda. Kasi, at saka, meron pa. Kung sino yung mag-interesado na mag-aral as a student, worker, become a permanent resident of Canada to study, pwede kayo doon sa Canada. So, i-ano nyo lang ako kasi ito yung email lang ano, search nyo lang eccemede.com. So, ito yung ano na lang, i-comment nyo na lang kasara ano, i-ano ko tawag ito, ibigay ko sa inyo yung details kung paano kayo mag kung gusto nyo mag-aral sa Canada at saka sa Japan, permanent job in Japan, mayroon din sila pala, ang Golden Horizon. Oh. This is a partnership with EECC, Canada and Tor Consultancy Agency. Yan. So, i-ano nyo lang ako tawag nito, i-comment nyo lang kung paano gawin para maano ko, mabigay ko sa inyo yung email ni Ma'am Nini Miranda na may-ari ng Golden Horizon Placement Agency.
para maibigay ko sa inyo yung mga details na kailangan. Kasi mga direct hire pala to, ang sabi ni ma'am. So, ulitin ko. Sa Canada, direct hire, may caregiver sila, skilled worker. Sa Singapore, engineer for semiconductor companies. Sa Palau, hotel workers, construction worker. Yun. Sa Hong Kong, domestic helper. Singapore, domestic helper. Egypt, domestic helper, direct hire. Maganda itong Egypt pa. Malaking mga sahod dito yung mga ano natin doon, mga ka-OFW natin sa Egypt. Maganda ang Egypt. Mga ano. So, ang vlog ko kasi hindi to para lang sa mga butsira. Para sa lahat na nangangarap na mag-abroad. Kaya, mga kabuts natin, kung sino yung may mga ano, tawag ito, mga kamag-anak nga na willing mag-trabaho abroad. So, i-encourage nyo na mag-apply dito sa kahit domestic o na wala silang ginagawa. Nagpapaano lang, papasarap sa buhay lang sa Pilipinas na tumatanda lang na walang ginagawa. So, why natin i-try natin na encourage sila dito na mag-abroad para naman may ano sila, may tawag ito. May maano, mahaon yung sarili nila at matulungan nila yung pamilya nila na wala, na nagtambay lang sa Pilipinas. Kasi nga, din, problema din kasi sa atin yung pera pang gusto sa mga processing. Pero kung gusto mo talaga, may paraan yan. So, Egypt, maganda talaga to. Marami akong kakilala sa Egypt na ang lalaki ng mga sahod ng mga ano natin doon. Mga domestic helper. Laki sahod ang domestic helper ng Egypt. And also, inviting interested studies ang ano, EEC. ECC. Yan. To study work and become a permanent resident to Canada. To study work and land a permanent job in Japan. Yan. So, kung sino yung nangarap, ha? Japan, ha? Meron, ha? So, contact me lang. And this is partnership with ECC Canada and our consultancy agency. Yon. Education Consultant Canada. Study Abroad Consultant. So, meron kayong mga idea. Kung sino yung gusto talaga magpunta ng Canada, ito, ECC ang sagot sa inyo. Matutulungan kayo ng Golden Harrison na connecting sila. Isa lang to eh. Isa lang may-ari nito. Golden at saka ECC. So, pwede kayong mag-comment sa akin at sabihin nyo para ibigay ko sa inyo si... Abigay ko ito, Nini. Baka kasi magano. Ano natin. Pwede ba siguro yan? Klaro ba? Ayan. Ayan. Oh, baliktad. Baliktad yata. No, panahin ba? Wala. Ayaw. So, kung di nyo ma-ano yun, makita, yan nyo lang ako. Itaw ito. I-chat. Comments. Bibigay ko sa inyo. Kaya nga sa atin mga kababayan, ano, ang pangarap natin, ano, tawag ito. Kailangan magtsaga, magtiis. Kung ano man ang gusto natin marating sa buhay. Kasi nga, ako nagsimula sa wala, sabi ko sa inyo. Next Saudi ako, grabing pinaranas ko doon.
bago ko siya ano, nakuha yung Saudi din. Grabe. Punta sa Malati, punta sa Mabini, ikot, pasa. Pagdating, so, una kong ano, sa Saudi, napasahan, tawag ito, parang, ano ba yan? Wipak 2010. Oh, 2009. Una kong napasahan, janitor yata yun. Tapos napasa ako sa service crew. Napasa din ako sa isa. Basta tatlo yun. Napasaan ko. So, pinili ko yung service crew. Kasi nga, food. Parang gusto ko to, food. So, daming ano, kasi nga, sumulong, nagpunta ako ng Manila na tulong lang ng sa kaibigan ba. Na si, ano, si Kukoy Brian Saradpon, na aking kaibigan. Watch out, pasad out. So mga ano, mga Dilacos family, Santos family at saka mga ano, Saradpon, yan. Tan marami salamat sa inyo sa mga tulong niyo. Yan pala. Yan din family. Yan mga ano na yan, mga tawag ito, mga pamilya niya na tumutulong sa akin, lalo na yung boss bullet ko. The best, kang boss. Siya ang ano, tawag ito, nag-up sa akin na para maging strong. So nga, nag-Saudi ako, grabe. Bago ko na pag-Saudi, pagdating pa doon, grabe yung Saudi. Pang-pamilya talaga. Hindi ka didiskarte, yun lang din ang tawag ito. Kung ano yung pinirmahan mo sa kontrata na ganun lang yung sahod mo, ganun lang talaga. Pagdating doon, hindi kami binayaran ng overtime. Pero nagtatrabaho kami ng 11 hours. Kaya, tapos nakakapagod yung trabaho. Kaya napag-decide ako na, ano, tawag ito, sarili ko na umuwi ng Pilipinas at maghanap na ulit ng panibago. Kasi nga, mahirap. Mahirap yung, ano, tawag ito, kalagayan ko doon. Kasi, pag yung nakita ko na yung sahod na kunti lang, kunti na talaga yung makakabuhay ng pamilya pa. Kaya dumiskarte ako ng ano, part-time si kailangan. Part-time ako, yun, medyo umangat kunti. Kaya si ano, si aling inasal ng Saudi na si Boss Jake, yung apelido ni Boss Jake, ha, Jake. Si Jake Torres Anangasi. Yan, yan yung boss ko na ano, doon sa Saudi na isa din sa mga tumulong sa akin na maging matatag. Siya yung boss ko na nagka-laptop ako, nagka-cellphone dahil nga sa part-time ko sa kanya. Kaya maraming salamat sa iyo, Boss Jake. Ano yan, negosyante na yan doon. Meron na yan silang kusina sa case area. Tsaka, hindi ko maintindihan yan, ha. May nag-ano comment. Isa yan sa ano, tawag ito. Isa yan sa matumulong sa akin. Ngayon, meron silang negosyo. Parang inasal style ba? No. May nag-comments. Ano to yata yun? Indo yata to. Yan. Ngayon, malaki na negosyo na. Sa ano? Sa case area. Boss Jake, salamat. Pagdating pa doon, hindi ka binayaran niya ng ano? Ng, tawag dito. Ng overtime. So, naisip ko. Ano ba to? Kaya, napag-isip ko na mag-ano, na ika-cancel ko yung mauwi ako, mag-resign. Tsaka, hindi ko inisip yung time na yun na sasabihin sa akin ng boss ko na ililipat ako sa Jeddah para gawing isang ano doon. Isa na namang iwan ko. Basta yun na yun. So, ayoko kasi nga
yung mga negosyo, mga part-time ko doon, mawawala. So, ang decide ko, umuwi na lang. So, umuwi ako. Pero dito, guys, hindi ko na ginagawa yan sa Canada kasi nga, bawal at saka sayang yung ano natin, tawag ito, opportunity na, tawag ito, kagawa tayo niyan, tapos magpauwi tayo, eh, sayang yung pamilya natin. At saka tama yung sahod, kung paan tinako. Kaya dito sa Canada, hindi ko na ginagawa yan, mga part-time. So, nag-decide ako, umuwi. Sabi ng, tawag ito, ng Egyptian. Boss ko, Egyptian eh. Kaya, grabe, para talaga silang, ano talaga sila, ganyan. So, nag-decide ako. Say, I resign. Sabi niya, no. Why? No, I resign. Tapos, okay, I will not go to the Jeddah. That's why I will resign. So, gusto talaga niya, punta ako sa Jeddah. Ako magkakaha. Hindi niya, magkakaha daw ako doon. Ako magkakasher daw. So, sabi ko, ayoko. Dito lang ako sa Riyadh. So, pinilit na pinilit ako sa api. Sinabi niya, kung ayaw mo talaga, pauwiin kita. So, okay. I will resign. I will go home. I will resign. So, sabi niya, binigyan niya ako ng problema. Ikaw ang magbabayad ng plane ticket mo, pauwi. Sabi ko sa sarili ko, patay. Pero sabi, pinindigan ko pa rin sarili ko. Oo, oh, ako magbabayad. Layad ko. Kinawa ako sa part-time ko. Hanggang napauwi ako ng Pilipinas. So, hindi talaga yung buhay natin, hindi natin masasabi na, ano, kontento ka o kontento. Kontento ka na ba dyan na magtatrabaho? Kasi nga ako, hindi ako kontento nga doon. Kasi nga, isa yun, sa pinagaanan ko yung hirap ng trabaho at saka hindi binabayaran yung overtime. 2010 na yun. Yun. 2010 na yun. O, umuwi ako. Ganyan. At saka, ano tawag ito? Grabe. Pero ang ganda ng ano, ah. Riyadh KAC, ah. Napakaganda. Ganda pagkain din. The best din mga pagkain doon galing Australia, New Zealand. Talaga makakain ka talaga doon mga ano, mga galing sa mga malalaking kumpanya din. Mga galing sa Canada, USA. Yan. Kinakain mo. At saka, ano tawag ito? Ang gaganda ng mga ano, mga Saudiyan. At saka Lebanon. Yan, mga gaganda talaga sila. Para pa sa mga Birhen. Pero bawal mo lang talaga tignan. Pero ngayon, medyo okay na daw ang Riyadh. Medyo open na sila. Kasi yung mga babae daw, hindi na daw nakapag-abaya. Yun ang sabi-sabi sa akin. Na. Kaya kung may gustong balak pumunta ng Riyadh o sa Middle East, yun, try nyo. Diba? Kung may opportunity na may open doon na meat cutting o mga butchering ba, itry nyo muna doon. Kung kayo naman ay mga baguhan o nagtitraining na sa TESDA, pwede ang TESDA na mag-apply ka doon, gamitin mo yung TESDA na may training ka, magsimula ka doon sa Saudi. Kasi kung may 3 years ka na sa Saudi, pwede kang mag-direct. Kasi marami dito sa amin na galing sa Saudi, nag-apply online, parang ganun lang, online lang sila. Tapos pumasa, parang nag-interview sa, parang ganito lang, camp to camp. Pumasa, pre-nurses, pwede yan. Lalo na kung kailangan talaga ng employer. Hindi, uwi kayo. Pag may 3 years na kayo, pero dapat pag-uwi nyo, maghanap kayo ng trabaho as a butcher. Kasi nga, bawal na sa Canada yung makeup. Kung mag-apply kayo. Kaya nga, dapat, ano tawag ito, gawin nyo sa tama yung mga decision nyo. So, ako naman, hindi ako nagsisi sa mga decision ko. Yung pag-uwi ko na sa Pilipinas. So, naganap ako agad ng trabaho. At yung ipon ko,
kaipon ako ng kaunti sa Saudi. So, yun din yung mga panggalaw ko sa ano tawag ito, sa mga documents ko pagdating sa Pilipinas. So, nag-apply ako. Saudi na naman. Dubai. Tanggap ako. Kaso lang, nagdalawang isip. Tanggap na ako. Pinasa ko na lahat yung ano, yung tawag ito mga requirements. May inaingaw na isang tao na nagsabi na punta ako Taiwan. Maganda ang Taiwan kaysa kay mga Middle East, sabi niya. Pero hindi ko sinasabi na pangit ang mga Middle East. Ha? Hindi ko sinasabi. Maganda ang Middle East. Ha? Kaso lang, mababa lang sa ako. Pero swerte-swerte yan sa employer. So nagiganyo, sinabi niya yung mga sahod, tapos dami ng Pilipino, tapos open pa, pwede pa mag-desko-disko. Ayos na. Eh, baguhan pala ako dun eh sa Manila eh. Pag-uwi ko eh. Ako talaga, wala kalam-alam sa Manila, pero inikot ko ng Manila. Na ano, para lang sa aking pangarap. Ayan. Yun na. Ganyan ako. Paisip ako na ano. Ano kaya yun no? Tanong ako sa kanya. Pre, ano yun? Pwede ba ano? Tawag ito. Tagabigyan mo ako ng ano, idea. So, binigyan kami na, binigyan niya ako ng idea. Ganito, ganito, ganyan, ganyan. Dami niya sinabi. Binigyan ko pa nga siya ng cookie. Nausap kami sa kali. Oh, ganyan. Hindi ko natanda yung pangalan niya. Kung sino man yun, salamat pre. So, yun ah. Sa Malate yun nangyari. Galing ako ng pasa ng papel. Yun. Gusto na ng, ano, ng Dubai na employer ko na mag-ano na kami, mag-medical, yan. Inanganyo ko dun sa, ano, sa sinabi niya. So, hindi na ako nag-ano. Hindi na ako tumuloy. Pinasok niya ako doon sa, ano, doon sa Quirino, malapit na may agency doon. Na sa, para Taiwan lahat, may domestic din. Sa Quirino yun, pagbaba mo ng Quirino Station, sa right, okay? Mga sa right, mga tatlong kanto, meron doon agency. Hindi ko na matandaan yung anong pangalan. At saka, balita-balita ko, wala na daw yun, pero iba na naman ang agency doon na pumesto. So, nandun na, pupunta ko doon. May mga kapabayan ako doon, mga nag-apply. Taga-Bukid nun. So, ako pala, ano, pinanganak ko sa Bisig Surigao del Sur, pero laking Palincha, Bukid nun ako. Bisaya ako. So, ako yung Tagalog ko, hindi talaga, ano, pasensya na. Yan na. Pagpunta ko doon, pagpasok ko, uy, daming tao. Klase-klase, babae, lalaki, ganyan. Punta ko doon. Pasok. Yun. Parang pasa ng papel. Tapos, in-interview ako kaunti. Tapos, sinabi na willing ka ba? Ganyan, ganyan, ganyan. Ah, wala pa akong experience pero galing sa Saudi, ganyan. Expo ako. Okay. So, tatawagan na lang kita pag ano, pag meron ng interview kasi nga may incoming interview kami next month. So, naka-line up ka na dito, sinipihan ako. So, yung araw na yun. So, ang sinabi pa ng aking, yung nagsabi sa akin, huwag ka lang din magpasa dyan. Doon din magpasa para ka na. So, umuwi muna ako. Balik ako bukas. Pagbalik ko bukas, pasa naman ako. Umikot naman ako. So, magkaraan na isang mga buwan. Tumawag nga yun. So, yung pinasaan ko din ng mga, ano, mga resume, tumawag din. So, apat sila ang tumawag sa akin na yung isang buwan. Kung pagbibaw yung dalawang araw kong inikot yung resume ko. Apat sila. Nylon.
kumpanya ng nylon, itong Danshin, yung butcher ko. Tapos ito, furniture, saka glass. So, pinili ko related sa pinagtrabahoan ko doon sa Taiwan. So, yun yung food processing. So, sa Taiwan, sa Saudi. Related lang sa food. So, yun ang pinili ko sa awa ng Diyos. Pagdating ko ng Taiwan, dami ni Calvario kasi nga alaki pa lang ang placement fee. Placement fee is $115. Tapos mga ano pa, mga araw-araw kong papunta doon, gastusin pa. Tapos yung babay, wala pa akong SSS doon. Wala pa akong mga valid ID, ganyan. May passport ako, pero wala akong valid ID, wala akong voter's ID. Yung UMID din, wala. Nagpre-process pa lang ako noon kasi nga kailangan ng UMID. Pinayagan ako ng agency na kasi may passport daw ako. So, pwede ka i-line up. Basta ang UMID mo, sikasuhin mo na agad. Sa ang UMID, number one talaga yan. Huwag yung kalimutan. Number one ang UMID sa Taiwan kung mag-a-apply ka. Passport at saka UMID. Yan. Baka ngayon di ka na papayagan. Ako napayagan ako doon kasi nga nakita niya yung willing na willing ako na magbukas. Anay ko yan. Yan, process ko yan. So nakakuha agad ako ng UMID. Wala pa isang buwan. Nakakuha ako kasi Maynila nga yung in-address ko. Kaya mabilis yung process. Yun nga. Dami. Dami akong, hindi ko maintindihan yung araw na yun na ang dami pala gastusin dito. Ang ipon ko hindi kakasya dito, yung galing sa Saudi. So, ang ginawa ko, tanong-tanong, ibang mga kailangan gawin. So, yun. May yung na interview na, doon ko nalaman na pwede pala mag-lending. Pumasa kami sa interview. Tapos, green opo kami. At in-organize kami kung paano anong gagawin. Kung sino yung walang mga pera. Yun, pwede mag-lending pag may visa na kayo. Nga, nag-lending na lang ako. Siguro ang nilinding ko dun mga, kasi may pera pa ako dun eh. Kasi galing ako sa Saudi. Mga 70,000 nilinding ko. So, ginawa ko siyang 90 para may 20,000 ako pang shopping-shopping. Bili ng mga meat niya yan papuntang Taiwan. So, yan, manong gabi tayo. Yan nga. Yan na. Tawag ito. Nag-lending ako 115,000 pesos. Wow. So yung 115,000 pesos, hindi pa kasali yung mga medical mo. Yung mga NBI, mga SSS mo na binabayaran, mga ganun. Tapos marami pa yung pagkain at saka istitsera dyan, yung pagpunta mo dyan sa iyo. Tatawagan ka, punta ka dito, ganyan. Gastos. So, kaya mag-ipon kayo. Kasi kung may naipon kayo dyan, okay. Kung wala kayong pang pera, pang placement fee, so, lending kayo. Ano babayaran yan? Kasi nga ngayon, mababa na nga daw ang placement fee ng Taiwan. So, yung nasa Taiwan na ako, iyan ako na lang, pastor. Lipad na kami, Taiwan na. So, yun nga. Mag-ano ka? Mag-medical ka una bago ka magpunta sa iyong kumpanya. So, medical ako. Yung una ko, ang daming tao. Natapos kaya to. Ang dami. Iba-ibang klase. Indonesian, Thailand, Vietnam, Filipino, China. Ang dami.
ang dami daw. Nakapagtataka. Pinating ko doon, ang bilis. Yung una ko, wala siguro mga isang oras kasi di ko pa alam ang gagawin. Isang oras lang, tapos ka na lahat. Wala na. Uwi ka na. Punta ka na sa kumpanya mo agad. Tulog ka pala. Tulog ka muna. Pagdating doon sa Taiwan, tulog ka doon. Pagtulog mo, yun, nakatulog ka na. Medical agad mo. Medical kayo agad. Kasi may isang andun, bahay na, isang compound na doon kayo dadagsa yung mga bagong dating ng galing Pilipinas, Indonesia, ganyan. Doon kayo mag-stay. Tapos, pag-medical, kinabukasan. Di ako nakatulog dahil nga sa reciclasing ako eh. Yun ang worst doon na first time mo mag-abroad sa Taiwan. One, pinaka-worst mo na mag-aabot ka sa Taiwan, yung ganun. Pagdating mo, di mo alam ang gagawin mo. Kasi nga, ang mga katabi mo, hindi mo kakilala. Tapos hindi mo maano yung amoy kasi iba-iba yung amoy. Ay. So yun. Yun na, nag-ano na ako. Kinabukasan. Nakatulog yata ako eh. Iwan ko, nakatulog ba ako natin? Yan, medical na. Yan nga, pila ang haba. Tapos na matatapos. Ang tao, parang bibilangin mo, nasa 500. Tapos hindi lang na. Ang iba, mga 30 minutes lang ginagawa, tapos na. Medical. Walang, hindi na. Tapos break time na, pagkatapos ng break time. Magtataka, asan yung mga tao? Ang dami-dami, no? Tapos na pala. Ng medical. Ang bilis ng medical sa Taiwan. Grabe. Grabe ka bilis. Ewan ko bakit sa Pilipinas di magawa natin. At saka yung wala na yung mga exam doon. Wala na yan. Bilis. Hindi ka sa Taiwan. Hindi ka talaga manang boring. Tapos. Nga ano. Dami mga kausap. Yun. Tawag ito. Tapos na ako ng medical, punta na yung kumpanya. Yun! Kikita ko na rin yung kumpanya ko. So, yung pagdating sa kumpanya, halos mga Pilipino ang nasalubong sa amin. So, pahinga muna kami, mga 2 araw, pagkatapos, pinasok kami sa kumpanya. Yun pala, ang food processing na yun is, yun na yung pagkabotser ko. Kasi hindi, wala ko idea naman eh. Si food processing nakalagay. So, pumasok ako sa Danshin at kumpanya ko. So, pagtingin ko manok. Wow, daming manok. Sabi ko sa sarili ko, dali lang ito. Ah, manok lang ito na ito. Diyos ko Lord. Hindi pala din biro ang manok. Na magtitraining ka o magboboning ka. Kasi ang dami hindi nahuhubos. Kung ang baka dito sa Canada, hindi na umuubos na kinakatay namin is 1,000 plus. Ang manok pa kaya na maliliit ng production. Ang tawag ito. Ang breeding o in mabilis. 3 months lang pwede na yun. Diba? So, mga ano namin, mga produkto doon. Frozen na siya. Tapos, pinapatubigan. Tapos, tinitrim na lang namin. Tapos, boneless, kadalasan. Yan ang nagpo-produce siya. Isa yan siya, producer din sa Taiwan. Sa mga 7-Eleven, McDonald's, ganyan. Isa siya na nagbibigay. Iwan ko lang ngayon na kung sila pa rin pa ang bibigay ng mga chicken sa mga kumpanya niyan. So, marami. Maraming, tawag ito, marami akong nalaman doon trabaho na hindi ko alam kagaya niyang sa butchering. Yun. Pero hindi talaga dito sa Canada talaga ay iba yung hasa.
sa Taiwan. Iba yun din yung hasa sa Taiwan. Pero kung trabaho, pinag-usapan. Mabigat talaga dito. Taiwan. Mabigat. Baka kasi. Mabigat. Sakit talaga dito. Pero naranasan ko rin sa Taiwan na ano, yung mabigat ang trabaho. Kasi nga, nagkatrabaho kami 17 hours. 7 hours overtime every day. Kaya pagdating dito sa Canada, hindi na ako nagubuti kasi nga, nagsawa na ako doon. Parang ayaw ko na. Kasi nakakapagod. At saka, oh, sakto lang naman ang aking ano, eh, kita eh. Hindi naman ako nalulugi. Parang pagpadala ako sa aking magulang. Kaya, noon na mag-overtime ako. At saka, sa aking asawa, nabibigyan ko ang mga anak ko kung kailangan nila. So, hindi ko na inisip yan. Yun nga. So, huwag ito. Natapos ko ang kontrata. So, umuwi ako. Yung pag-uwi ko, yun din ang pumasok na si Cargill naghahanap ng butcher. So, nandun ako sa Pilipinas. So, naon, yung nandun dito sa Taiwan, ang agency ay GGTC. GGTC. Si ano kay ano Cargill? Sila ang naghawak kay Cargill sa Taiwan. So, halos lahat ng mga kabaro ko sa Taiwan. Mga 6 years na sila ngayon. So, ako mga 2 years pa lang. Sila magsi-6 years na yata. So, pag-uwi ko ng Pilipinas, nag-aaral ako ng massage therapy sa TESDA. So, tinawagan ako ng aking kumpare na balik ka dito sa Taiwan. At bakit? Canada abroad. Pumasa na kami. Baka this year alis kami. So, sabi ko, ha? Yun ba? Pero wala na sa akin. Kasi nga, nag-apply na rin ako doon. Pagkatapos ko mag-test na ng massage therapy, nag-graduate ako, ganap ako ng ibang trabaho. Tapos nakahanap ako ng trabaho at pumasa na naman ako sa Qatar. Nag-Qatar ako. May visa na. Free ticket na lang lahat. Saan ba yung visa ko? May visa na ako doon sa Qatar. So, nagtrabaho ako sa ano, sa airline sa bus ko dati na kapatid ng friend ko na si Kokoy na si Ma'am Landy Medo. Shout out ka. So, pumasok ko doon. So, yung mga kabrad ko doon sa Taiwan, umuwi ng Pilipinas. Taka ako, bakit umuwi kayo? So, nagtrabaho ako sa airline company na ticketing sa airplane. Kung saan ang sulit ng mundo sila ang ticketing. Booking ba o ano ba yan? International flight, meron sila lahat. Passport o visa. Sa Japan, meron sila. So, Ma'am Landy. Si Madam Landy. At saka si Boss. Si Boss Mike. Yan. Pasok na ako doon. So, nagsabi yung mga ano ko, mga kabro ko na ano, alis daw sila. Punta Canada. Sinabi ko, saan ba kayo po? Bakit uwi kayo ng Pilipinas? Di, kasi pumunta kami, dyan muna kami, pagkatapos, punta kami ng Hong Kong. So, in-encourage ko sila na ng plane ticket sa akin para sa Hong Kong. Yan nga. Yan na, doon na sila sa Pilipinas. So, nakuha ko yung mga pang-ticket nila. Punta sila Hong Kong. Ako naman, na-encourage ako na. No, sabi na ng Canada. So, sabi ng kapari ko, umunay. Yan nga, hindi ko tinuloy yung Qatar ko. Kasi nga, nainganyo ako. Kinancel ko na naman. Kumastos ako ng 15,000 pesos. Kinancel ko. Para lang sa future sa Canada. So, kinancel ko. Galit na galit yung Qatar sa akin. Tumawag, nawagan ako ilang beses. Kinancel ko yung visa ko. Ayun.
tawag ng Diyos na cancel. Pagkatapos pagka-cancel, tirada ako agad sa Taiwan. Pasok. Kahit saan. Siguro pag-cancel ko, mga nagpasa ako ng papel agad doon sa isang agency para Taiwan. Within 2 weeks, nakapasa ako sa interview. Diba? Galing. Within 2 weeks, pasado ako sa interview. Na ano ko ba, na para, parang para sa akin talaga. Pumasa ako agad. Gulat yung mga ano ko. Gulat sila lahat. Makakabalik ka na na Taiwan? Oo. Oh, give me 2 weeks, 2 months. Nandyan ako sa Taiwan. Yun na, nandun ako. Kinancel ko na lahat. Paalam ako sa boss. Ito ganito. Cancel na. Ang nangyari na naman, nandun ako sa Taiwan. Ang Cargill, umayaw na naman sa GGTC kasi nga may problema. Sabi ko sa sarili ko, patay, nandito na ako sa Taiwan para sa iyo. Canada, bakit nandun ka na naman sa Pilipinas, which is yung Golden Horizon na ang may hawak. So, pero matagal na sila sa Golden, sa Pinas. So, lahat ng mga na process doon sa GGTC. So, nandun na. Magka problema sila eh. Hindi ko alam ang anong problema. So, nandun na. Pinasa na sila. Yung pangarap ko, mato para ba ito sa akin o hindi? Eh, nagtataka ako sa sarili ko. Ay, naku. Yun na, lipad na yung mga ano, bro ko. Canada na sila. Ako nandun na sa Taiwan. Balik. Kinansil ko yung pinag-aralan ko sa TESDA na massage therapy na maganda sana yung hotel ko na pupuntahan sa Qatar. Kasi massage therapy sa hotel. Okay, go. Paalam mo sa asawa ko. Ikaw, May. Ikaw, Mana. Nga, nandun ako sa Taiwan. So, hanggang nandun ako sa Taiwan, nag-2 years na ako. Ito naman, kumpare ko, nag-chat na naman. Uy, may interview sa Pinas. Sabi ko, interview, dito ako sa Taiwan. Paano ko gagawin yan? So, nandun ako sa Taiwan. Sabi ko sa kanya na, paano ko gagawin? So, ang ginawa ko, kasi medyo malakas ako sa boss, at saka, willing din ako. Sabi niya, tawagan mo to, si Ma'am Rachel, sa Golden. So, tinawagan ko. Ma'am, pwede pa mga ganito? Mapalain ako, nandito ako sa Taiwan, bachelor ako, pero hindi na ako bachelor na. Ano ako, solar na module. So, sabi niya, sige, di ba dito. Tapos, bigla ako ni-line up, tapos sinabihan na, September 4, ano tawag ito, ang interview. So, kailangan nandito ka na. Gulat ako, eh? Paano ko gagawin to? So, August pa yun. August, first week of August yan. Sabi ko, ano? So, ginawa ko, paalam ako ng boss ko. May emergency. So, sawa ng Diyos, pinayagan ako ng boss ko na mag-leave vacation. So, meron akong 17 days na leave vacation. Yun na. Lipad ako sa Pilipinas. Gumastos talaga para sa future. Kaya, guys, pangarap, dapat kayo pag-ipon talaga. Kaya nun, diretso ako agad sa interview. May hawak akong pera kasi nga, sa Taiwan din, nagninegosyo ko ng balot. Yun ba? Malaking kita ako sa balot kasi nga, binibinda ako 3.50. Minsan, sa peso, kumikita ako ng 8,000 sa peso na yun. Isang
4 hours lang yun. May matsanggal ka na. O 6,000, 5,000, ganyan. Nakakaipon ako ng mga ganyang pera. So, kung maputo lang to, ha, kasi nga, naka 1 hour na tayo. Kasi biglang napuputo lang itong streaming natin eh. Kaya, sasabi nila ako kung maputol, dugtungan ko na lang. Yun nga, nandun na ako sa Taiwan. Umuwi ako. Pagdating sa Pilipinas, interview, punta sa Pilipinas. Grabe. Ah, walang tulog, walang ganyan. Tapos, mga ano, two days yata bago mag-interview. Yun. Nandun na ako sa Golden. At 2 days pala, bago ma-interview, napahinga muna ako sa bahay. Nag-review ako kung anong sasabihin. Kailangan din mag-review kayo. Mag-review kayo, i-details nyo kung masasabihin nyo. Para ano, tawag ito. Yan ang technique ko sa pag-a-apply. Details ko lahat yung mga sasabihin ko para diretso-diretso. Hindi yung hindi yung naka-details. Tapos pag-aralan nyo yun. So, inanda kami ng Golden, yun. Nandun na kami sa Golden. Nag-ano kami, kung anong ginagawa, yung nag-aral ng, pinatest kami sa IELTS, yun yun. Umasa ako. So, ano lang yung practice test mo yun? Sa, ano, practice test sa Juros Company. Yun, sa awa ng Panginoon. Pagdating ng employer, pumasa ako. Sa mahirap na ginawa ko, siguro naawa sa akin kasi sinabihan ko na galing ako Taiwan, Pilipinas para lang sa interview. Diba? Kaya, lahat ng pangarap nakukuha mo pag gusto mo at pinagtsatsagaan mo. Kasi yung akin, napakahirap po. Detali ko lahat. Makaiyak ka na. Kaya asawa ko nga eh. Believe sa akin eh. Mga kapatid ko. Believe. Kasi nga ako, hindi naman ako mautak. Pero, madiskarte lang. Diba? Mas mag-aralan tayo. Matapos tayo. Kagaya ngayon sa Taiwan, sa Canada. Kung hindi ka college, kung i-approve na nila ta na lahat sa Canada talaga, Air Canada. Kung hindi ka college, hindi ka 12K. At ano yan? 8 to 12. Hindi ka makaka. Hindi ka ma-PPR dito. So, kayo mga ano, kabutsir ko. Kung nandun kayo part sa Ontario, hindi na yan pwede. Kasi K to 12 na sila doon. Gaya na sinabi mo. Kaya ang pangarap natin, hindi lang nakukuha talaga sa basta-basta pinagdadaanan. Kaya dinidikdik ka ng dinidikdik kung kaano ka katatag. Kasi nga, mahirap. So, pagdating mo dito naman sa Canada, alam mo naman masarap ang buhay. Hindi. Lalo kang pahirapan dahil yan sa trabaho ulit. Isa pa yung nagpapahirap, yung winter. Ang hirap pagtrabaho sa winter. Buti na lang ngayon, medyo summer na. So, kaya, ano oras na? 2:28. So, mga 4:30, mga 3:05, alis na ako. Kasi nga, trabaho. Katrabaho ko ng 4:30. Tapos mag-out ka ng 1:15 a.m. Yan, 8 hours yan. May 8 hours yan. Nagkasali na yung oras ng ano tawag ito. Binawas na yung dinagdag na yung oras dyan sa break time na dalawa. So, 25 at saka 40. Sali na yun sa 1:15. Kaya,
para sabihin nyo na, ba't nakapa ng oras? Sabi mo, alas 8 lang. Idagdag mo yung 15 at saka 40 minutes na break time. Yan yan. 8 hours lang talaga kami nagtutrabaho. Kaya hindi hindi rin masaya kasi nga malaki ka sa pamilya. Kaya abangan nyo yung mga ipa-vlog ko sa inyo na mga iwas pusoy gaya ng mga passport, iwas sa mga problema sa passport. Sa mga IELTS na magkakaproblema ka rin, sa mga experience mo na magkakaproblema ka rin, akin yung ipa-vlog sa inyo yung tatlo na yan na dapat natawag ito na dapat isip nyo yun kasi nga nagkakaproblema kayo sa tatlo na yun kung hindi nyo gagawin sa sarili nyo. Kaya maghintay kayo sa vlog ko nyan kasi nga gumagawa pa ako ng nyan tawag ito paano ko i-detalye yun para naman mas okay at malinaw sa inyo para makatulong ako sa inyo. At pagdating nyo dito, hindi kayo mamablima. Kagaya ko na isa akong namablima, ang first year ko, decline ako. So, hindi kayo ma-decline. Hintayin nyo yung vlog ko sa passport. Kung anong magiging problema mo sa IELTS mo, kung anong magiging problema mo sa tawag ito, experience mo, kung anong bakit ka mamblema sa COE mo. So, abangan ninyo guys. Kasi nga, itidetalye ko yan sa inyo. Kaya hindi rin mahirap. Mahirap din pala na gumagawa ka ng ganito sa vlog mo para lang sa iyong mga kakusa o kabaro mo o kung sino man na nangangarap na maging butcher o maging OFW. So dito sa tayo sa Canada, tawag dito hindi OFW, TFW ang tawag nila dito sa amin. Nagkakaiba. Pero pa sa akin, OFW pa rin tayo. Ang iba lang tawag nila dito, TFW. So lagi nyo tandaan yun, yung mga advice ko sa inyo na kung mag-abroad kayo. Isang rule na huwag niyong gawin yung gulo. Ano lang, kung kayo'y nagbibiro, huwag kayong mapikon sa kung kayo'y nagbibiro. Yan, isa yan. Kung kayo naman ay ano, tawag ito, yung ugali nyo sa Pinas ay barbado, huwag yung dalhin sa abroad. Kasi sa abroad, matututo kang maging disiplinado. Kasi sinusunod mo talaga yung batas kasi nga hindi mo to lugar. Kasi nga marami akong natutunan sa pag-abroad ko yung paano i-discipline yung sarili mo. Kaya masarap mag-abroad pero mahirap kumita. Kaya yung iba nagsasabi na tawag ito, abroad ka eh. Dami kong pera. No. Kung matry din nila yan sa sarili nila na magpunta sila dito, siguro ma-realize nila yung sinabi nila. Minsan pa, di ba? Minsan pa, mga kamag-anak natin, hindi tayo maintindihan. Diba? O mga kapatid natin, hindi tayo maintindihan. O kung sino man, lahat yan ay napagdaanan ko na. At saka, ano, tawag ito, minsan pa, magda-down sa'yo, pag-pamilya mo lang, yan yan. Yan. Pero hindi nangyari sa akin yan, magda-down ako sa pamilya ko. Nangyari yan sa mga kaiba kong katrabaho. Na nakikita ko, bakit kayo ganyan? Bakit ba yun ang problema? Kaya, tumuloy kasi pa rin.
Ayan. Kaya, dapat sila magpunta para malaman din nila. Diba? Malaman nila yung hirap na dinanas ng mga OFW. Kaya huwag natin sayangin yung opportunity. Na sana ang mga nasa Pilipinas makaintindi sa mga taga OFW na huwag niyo sayangin, lalo na yung OFW natin sa KSA, sa mga Middle East. Tandam ko yung hirap niya. Na yung mga anak natin, sana kailangin ninyo yung nanay niyo. O kung sino man yung magulang yung nag-abroad. Ito inyo. Kasi pumunta sila dyan dahil para sa inyo. Hindi yan sila pumunta para maglakwat siya. Pumunta yan para sa kinabukasan nyo. Ganyan. Kaya napakahirap na mag-abroad na isa yung pinangarap mo para sa pamilya mo. Isa din ang sasawa nagwawasak sa'yo. Dahil nga, hindi ka maintindihan bakit mo kinagawa to. Diba? Kaya marami. Tutulpo na naman. Kaya mga guys, huwag natin isipin na ano, na kung nasa abroad na tayo, masarap ang buhay. Hindi. Masarap ang buhay kasi kumikita ka, pero kung ma-realize mo na habang tumatagal, tapos bye pa ako nag-abroad. Ang sarap ng Pilipinas. Pero ginagawa natin ganyan sa mga pamilya natin. Kaya ginagawa natin lahat. Ako, simula sa pag-abroad ko, tumutulong talaga ako sa pamilya ko. Sa nanay ko, lalo na sa nanay ko na may sakit. Yan, importante. Huwag natin kalimutan na nanay tatay natin, padala natin. Kung ikaw man ay OFW ka, na may ginagawang kalukuhan, huwag mo kalimutan din yung mga anak mo. Padalan mo. Kung ikaw may ginagawang mga hindi ka papalagan yan, padala natin mga anak natin. At saka natin taong ito, huwag natin pamayaan. Kung may ginagawa, kailangan natin taong ito. Di ba goal natin to help our family? Kung mag-away kayo ng business mo, huwag niyo sali yung anak. Kung mag-iwalay kayo ng business niyo, huwag niyo sali yung anak. Yan. Anak, magpadala ka ng pera. Kasi nga, marami yan. Sa Taiwan pa lang ako, dami. Daming nawasak ng pamilya. Kaya, dami din nga, maraming lumulok na umiiyak doon. Kaya mga guys, maraming salamat sa inyo lahat sa panonood. At saka huwag yung kalimutan, subscribe kayo sa channel ko, Duncan. Watch muna ako 3 minutes bago kayo mag-subscribe. And then, like. And then, click all para naman makita nyo lahat yung vlog ko. At kung ano man yung bago, makita nyo. Lalo-lalo na sa mga pudsiring yung inaabangan nyo. Na yung tatlo na sasabihin ko. Kaya guys, hanggang dito na lang muna si Duncan. Kasi nga, ano tawag ito, medyo tagal-tagal na. Nakaano na ako 1 hour and 15 minutes. So may araw na ngayon na. Yan mo. Ayun na. Naka-short lang ako. Yan. Yan. So, ano ka lang? Kasi ano?
Masilaw kasi, kaya tinakpan ko. Kaya nag-ilaw na ako. Ilaw ng tahanan. So, lagi nating tatandaan, guys, na ano, tawag ito. Pamilya, unahin natin sa pag-aabatin. Huwag natin silang pabayaan. Nag-abroad tayo para sa pamilya. Hindi para sa atin. At saka marunong tayong tumulong sa ating mga kapwa Pilipino. Kung sakaling ikaw ay matagal ka nang nag-abroad, share mo yung nalaman mo. Huwag mo ipagmumalaki. Sa mga kaputser natin dyan, sa wash out pala, sa mga Taiwan boys. Sa mga Taiwan boys dyan, si Randy Rivera, si Ariel, at saka si Dave. Si Dave. Sabihin si Dave. At saka sa ano, Taiwan boys na sa kumpanya ko sa Seoul NSP, ex-NSP. Watch out. Sa mga ano, Mojo boys. Sa mga taga-NSP sila, ano, si GM. Sino pa? Kalimutan ko na. Kalimutan agad. Sa mga ano, mga Balot boys. Tingnan natin mga si Ariel Estrella pala. Saan ba yun? Kasi nagpapawash out today. Ayan, si Sheila, Nilo. Ayan, mga katrabaho natin dyan. So, hindi ko makita. Balot. Ito. So, si Yul Andaya, si Deb, Nevada, Katrina Alberto, Randy, si Jay, si Juby, Joe, si, ano, Richmond. Yan mga kaano natin, katropa natin. So, mga makeup para sa pamilya. Maraming salamat sa inyo. Duncan, nakalimutan. Tsaka, click the bell. Duncan ang nagsasabi na walang mainangin na lang sa mga bots na Cargill. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless sa inyo din. Lahat. Na mga OSW, TFW, at sa mga nasa Pilipinas, lalo na yung pamilya ko. Ingat kayo dyan at ganda sa inyo lahat.